Hi guys! Magandang umaga at welcome po sa another episode ng ZND Exotics. So, bago po ang lahat, kung bago kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell. So guys, itong linggo, napakaraming package ang dumating sa amin. Unang-una rito, ito yung Google AdSense. Ito yung sa YouTube natin. So guys, kung meron mang ads yung video na to, huwag niyo sanang i-skip. Pero kung sobrang tagal, mga 30 minutes, okay lang po i-skip nyo. So bukod doon, dumating din itong package na to na i-unboxing natin mamaya. Bukod doon, dumating na rin yung mga enclosures na pinagawa ko sa fish and shrimp needs kay Sir Ivan. So napakaganda ng ating mga enclosures na pwede nating setupan kasi sobrang na-inspire tayo dun sa event na pinuntahan natin kahapon sa SM Grand Central. So, puro aquascaping yun. So, napakaganda ng mga setups nila. At sobrang na-inspire ako. Kung hindi nyo pa napapanood yung episode na yun, ilalagay ko yun dito. O dito. Basta dyan. Okay, so yun. Guys, buksan na natin itong package na to at tignan natin kung ano ang laman. So guys, ito ay in-order natin kay Sir Dale Yu ng Marilao, Bulacan. So guys, buksan na natin at para makita nyo kung ano yung in-order ko sa kanya. So kailan lang din ako umorder, napakabilis lang din dumating ng package. So guys, ito yung mga dumating. Papakita natin sa isa, ha? Medyo marami. So guys, hindi ulam to. Pero wow, may libre pa, may free. Wow. So guys, hindi ko alam yung mga pangalan nila, pero mga land moss. So guys, napakaganda at iba-ibang klase ito. So mukhang alam nyo na yung gagawin natin. So yung mga land moss na to ay ilalagay natin dito sa setup natin. So then guys, mga live moss yan na pang lupa. So hindi kasi hindi ako knowledgeable sa paggawa ng aquascaping, pero gusto kong gumawa ng mga ganung kagagandang setup. Pero mas gusto ko yata yung wala sa tubig, gusto ko yung nasa land lang. Kasi hindi rin ako ganun ka sa maintenance ng mga tubig. So yun, so hindi ko rin alam yung mga filtrations nila. Hindi rin ako masipag maglinis. Kaya ayun, kaya mas pinili ko na lang gumawa ng mga setups na mga panglupa. Ayan, para mga terrarium. So yun, napakaganda ng mga land moss guys, napaka healthy. Ito iba yung kulay, bakit kaya? Parang may chado tong kulay na to. Hindi kasi may lupa. Ayan, nakabaliktad lang. So guys, napaka gaganda, ang gaganda ng mga moss. So hindi ko alam kung paano nila ito inaalagaan. So mag-search pa ako mamaya. Pero mag-setup tayo, lagyan natin ang mga iba't ibang mga setups bawat enclosure kasi napakarami kong pinagawa kay Sir Ivan na ganito. So bawat isa ay iba-iba rin yung itsurang gagawin natin. So kung meron kayong masasuggest na magandang ilagay na hayop sa ganito kalaking enclosure lang, pwede siguro ito mga forest scorpion or tarantula, or gusto ko sana yung mga frogs o kaya tawag doon crested gecko. So mukha naman silang bagay dito. Ano kaya tingin nyo guys? I-comment nyo nga dito kung ano ang bagay natin ilagay sa ganito kalaking enclosure na magagamit ko yung mga moss pati yung ibang mga halaman. So guys, mag-setup tayo. Tingnan ko yung mga gamit na meron ako dito at subukan natin gumawa. So guys, wala pala akong mahanap masyadong gamit dito sa bahay natin. So ayun, ikot muna tayo sa buong Malabon. Baka may mabili tayo sa mga garden, sa mga pet shops. So tara! So mga guys, nandito na ulit tayo sa Jerry's Pet Shop at maghahanap tayo ng mga baka mabibili natin. Tara. Dilin. Okay.
Guys, wala akong napili eh. Pero dilipat tayo sa susunod na pet shop. Baka meron tayong makita. Tara. So guys, sa Pet Buddies naman tayo titingin. At guys, may nakita ako dito. Majestic Wing Parrot Mix. Wow, available pala rito. Tara. So mga guys, nakabalik na tayo at nakabili na tayo ng mga kailangan natin. So subukan na natin gumawa ng setup. So lumalapit kasi si Atlas eh. So yun guys, tara, gumawa na tayo at simulan na natin to. So guys, nandito na tayo sa studio para maganda yung lighting natin sa ating enclosure. So nilagay ko na yung ilaw, yung ginamit kong ilaw yung X Series Plus Aquarium Clip Light. So 15 watts to na kulay puti. So kung makikita nyo guys, napakalakas ng ilaw niya na tamang-tama para sa ating enclosure. So simulan na natin. So ang una, ang ilalagay ko yung yan yung activated carbon. Nilalagay ito sa base para iwas molds. So ganito yung itsura niya, ayan, ganyan. So ilalagay na natin. Bukod sa iwas mold siya, beneficial to sa mga ilalagay nating organisms. So mamaya, panaglagay na tayo ng mga springtails saka yung mga isopods natin, napaka-beneficial sa kanila yan. So may isang layer tayo ng activated carbon sa base. Yan. Katapos natin ilagay yung mga activated carbon, ilalagay na natin yung ready mix soil natin. Meron na itong mga beneficial bacterias, springtails at isopods. So well established na itong lupa na to. Ilalagay na lang natin yung mga design natin, pati ang mga halaman. Dahil may sobra akong dragonstone na galing kay Sir Tom, ito na yung ginamit ko sa enclosure natin. Ang sukat kasi nito ay tamang-tama lang dito. Bukod doon, naglagay na rin ako ng mga driftwood. Dahil napakaganda naman ang porte ng dragonstone pati ng driftwood, wala na akong masyadong ginamit at binago. Tang ko lang ito ng pandikit para hindi lang ito magulo. At nilagay na nga natin ang mga land moss natin. Ang una kong nilagay ang tinatawag nilang cat's tail. Isa to sa mga paborito ko kasi talagang napakaganda nila. Ang sunod na moss na nilagay natin ang tinatawag na pin cushion. Napakaganda ng itsura nito, napakasiksik at napakasinsin. Sasabi ko siguro na ito na ang paborito kong moss. Talagang napakaganda niya. Ang huling moss na nilagay natin, ang tinatawag na hypnum moss. Talagang nakakatuwa ang itsura nito at bagay na bagay sa mga kahoy at vertical spaces. Ang mga moss ay very low maintenance. Nakakatuwa silang alagaan kasi kailangan lang nila ay ilaw at tubig lang. So yun guys, tapos na natin gawin. So basic na setup lang. Ilagay na natin yung front cover niya. So guys, sa enclosure na to, wala tong ventilation para ma-hold niya yung humidity sa loob at makagawa tayo ng sustainable ecosystem sa loob. So yan, nakagawa na tayo ng basic setup natin. Para sa akin, nagagandahan naman ako. Tingin nyo ba guys, maganda? So mga guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa episode na ito. Kung nakikita nyo guys, ang dami ko pang mga bakanting enclosure, oh. So magiging busy ako sa mga susunod na araw kasi gagawa ako ng mga setups na hindi ko pa alam kung ano ilalagay. Pero sobrang nakaka-enjoy guys. Sana nag-enjoy din kayo at sana na-inspire ko kayong gumawa rin ng mga ganito. Sobrang satisfying. So guys, hanggang dito na lang. Paalam!